Welcome back sa ating channel. Pa-likes, comments, at mag-subscribe ka na para updated ka sa bagong updates. Ang susunod na episode ay istriktong patnubay ng mga magulang ang kailangan. Sa City Hall ay nagpunta itong si Eva at nakita niya itong si Mary Ann. Tinanong ni Eva itong si Mary Ann kung nasaan nga ba itong si Miguel dahil daw tinatawagan niya at hindi naman sumasagot sa kanyang tawag. Kaya naman, pinuntahan na lamang niya ito at gusto niya itong isurprise. Sagot naman ni Mary Ann ay kakaalis lamang ni Miguel kani-kanina lamang. Dagdag pa ni Eva kung saan nga ba nagpunta itong si Miguel. Ngunit sinabi ni Mary Ann sa kanya na hindi niya alam kung saan nagpunta itong si Miguel. Dagdag pa niya ay nakabreak kasi siya at kakain daw muna siya at tuluyan na siyang nagpaalam dito kay Eva. Saglit pa ay nakatanggap ng text message itong si Eva. Sinabi niya kay Eva na hindi niya nasagot ang kanyang mga tawag dahil daw busy ito at tambak ang kanyang mga trabaho sa City Hall. Dagdag pa niya marami daw paperworks para sa mga investors at kikitain na lamang niya itong si Eva kapag dinner time na. Sa bahay naman nila Miguel ay sinabi niya dito kay Eva na malilate siya sa kanyang pag-uwi. Hinalikan pa ni Miguel sa pisngi itong si Eva at sinabi sa kanyang huwag na niyang hintayin itong si Miguel. Tanong naman ni Eva dito kay Miguel kung saan nga ba ang kanyang lakad. Paliwanag naman ni Miguel ay may asikusuhin lamang siyang mga affairs sa munisipyo. At dito na sinabi ni Eva dito kay Miguel na affairs daw ang kanyang asikasuhin. Minasama naman ni Miguel ang sinabi sa kanya ni Deborah. At tinanong niya itong si Eva kung saan galing ang kanyang pinagsasabi. Tinanong na nga ni Miguel itong si Eva kung okay lang ba sa kanila ang lahat. At dito na sinabi ni Eva dito kay Miguel kung naaalala daw niya minsan na tumawag siya sa kanya. Tinanong daw niya itong si Miguel kung nasaan siya at sinabi ni Miguel na nasa opisina daw siya. At sa mga panahon daw iyon ay si Eva ay nasa kanyang opisina at si Miguel ay wala naman sa kanyang opisina. Tanong naman ni Miguel ano daw ba ibig sabihin ni Eva? Hinuhuli daw ba niya itong si Miguel? Sagot naman ni Eva hindi niya hinuhuli itong si Miguel. Gusto lamang daw niya malaman kung bakit nga ba nagsisinungaling sa kanya itong si Miguel. At dito na pinabulaanan ni Miguel ang sinabi sa kanya ni Eva. Noong time daw na iyon ay may emergency meeting itong si Miguel. Tumawa naman itong si Eva sa sinabi sa kanya ni Miguel. Dagdag pa ni Miguel kung sinabi daw niyang nasa City Hall siya ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. At dito na sinabi ni Miguel dito kay Eva, sa tingin daw ba ni Eva nalulukohin siya ni Miguel? Sino daw ba sa kanilang dalawa ang nag-iya na magpakasal? Nag-walk out na nga itong si Eva sa sinabi sa kanya ni Miguel. Hinabol naman ni Miguel itong si Eva at sinabi sa kanyang pagkatiwalaan niya itong si Miguel. Makakasira daw sa kalagayan ng baby ang kanilang pag-aaway. Tuluyan na ang nagpaalam itong si Miguel dito kay Eva at papasok na siya sa kanyang trabaho. Dalawang beses na pala na nangyari dito kay Eva na nagpunta siya sa City Hall upang bisitahin itong si Miguel. Ngunit wala naman itong si Miguel doon sa City Hall. Tuluyan na ang pinagsususpetsyan ni Eva itong si Miguel kung may kinakatagpo itong iba. Malapit na nga kayang malaman ni Eva ang katotohanan sa pagkatao ni Miguel. Yan ang sama-sama nating aabangan. At kung nagustuhan mo ang update sa ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe ka na rin para updated ka pa sa mga bago nating updates.